para may copyright. Okay. Kahit palapit na lang. Okay. Okay. Sa Pilipinos, Pilipinas po, ang pag-ibig sa atin, isa lamang kahulugan, syempre, di ba? Pero sa Greek word po, dati, apat na mga alam ko, yung pala, dito. Una, seven meanings of love in Greek word, eros, it means romantic love, passionate love. Okay lang po ang eros kung nagmamahalan kayo at kasal kayo, yun yung tinatawag na pag-believe, passionate, you pass it on. Second, philia, intimate, authentic friendship. Ito yung pagiging magkaibigan ni David at Jonathan. Friendship. Di ba? Merong mga tao na mas matindi pa sa kapatid, pero kaibigan lamang. Tama ba? And then, third, erotopia or ludos. Ibig sabihin nito, yung mga pag-ibig na playful. Flirtatus, love, ito yung tinatawag na kasanova, bohemio, playgirl. Ito yung one night stand na iba. Ito yung mga, nung high school ako, mayroong mga kababaihan doon na gibilang ng nobo. Oo lang ng oo. Ito yung mga flirt, ito yung bata na alembong na. Pakita niyo. At merong storge, ito yung tinatawag na unconditional love, familiar love about your family. Instinct yun. Kaya nga, sabi nila, blood is thicker than family. Philantropia, compassionate o self-love. Ang sabi nito sa Spanish, self-love o yung amor proprio. And then, pragma, committed, compassionate love. Ito yung marami, ginagamit ito hindi lamang sa tao, kundi sa trabaho, sa karir. Passionate love, pragma, compassionate love. And then, agape, empathic, universal love. At ito naman yung tinatawag nating pagmamahal, unconditional love. Ang tawag dito sa awiting ito ay maging sino ka man. Makikita natin ang nagmamahal ay nagbibigay ng bulaklak. Ibig sabihin, ang pinakamagandang bulaklak sa balat ng lupa ay long rose na maraming tinik. Yun ang pinakamagandang bulaklak. Katulad sa buhay ng tao, mas marami kang karanasan, mas magkulay ang iyong buhay. Yes or no? Minsan, yung nagmamahal, ang bulaklak ay ginagamit ay simbolo ng pagmamahal. Pag may sakit, pag namatay, pag nangiligaw, expression of love. Ang sabi nila, ang babae pag binigyan ng bulaklak, ang piling niya, I love you, o 1, 4, 3. Tama? Yung pala, 1, 2, 3. Yung iba, nagbibigay ng bulaklak, ngayon nang nausok, katulad ng hawak ko to, plastic na bulaklak. Yung pala, ang pagmamahal niya ay plastic. It's only a prank. Tama? Pero imagine natin, buhay o totoo yung hawak ng bulaklak kung ito, ibinibigay mo sa iyong asawa, sa iyong kaibigan, sa iyong mahal sa buhay, pero hindi tinanggap ang ginawa niya, kinuha niya, at itinabon, at tapos, pinagkatapahan. Yes, yung pag-ibig na binibigay mo, parang ang tingin nyo, parang perlas na tinapakan lamang ng baboy. Pero tandaan nyo, tapakan naman ang bulaklak na yun. Pero ang samyo ng bulaklak nasa talampakan ko pa rin. Katulad ng pagmamahal natin o pagmamahal ng Diyos sa atin, bagamat tapakan tayo ng tapakan natin ang pagmamahal niya, pero ang pagmamahal niya nandun pa rin sa loob at nagsasabi, ay agape. The real meaning of agape is John 3:16. For God, it means there is God. So love the character of God. The word, whether you are a sinner, word is symbol of sin. He loves you. So love the word that He gave. It means God is a giver God.
Pwede kang magmahal ng walang pag-ibig, pero hindi ka makakapagmahal ng walang pag-ibig o makakapagbigay ng walang pag-ibig. It means, if you love someone, yung expression ng possible, you keep it shall be. Naintindihan natin? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever, maging sino ka man, makasalanan ka man, religious ka man, magnanakaw ka man, pusher ka man, whosoever believe it on Him, kailangan niyo maniwala sa Diyos. Totoo na tayo ay nandun sa paglikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos na Kanyang lumikha, dahil sa John 1:12, kung sino lamang ang tatanggap sa Kanya, siya lang ay magiging ama. It is a choice. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believed on Him should not perish. It means all of us who doesn't believe in God, candidate tayo sa kapamaan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Romans 6:23 also, but the gift of God, life. Kaya sabi ng God, so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Your family as a couple, kung si Kristo lamang ang papalagit na sa inyo, and love will rest upon you forever. Tumayo tayo na. Awitin natin at inawit natin.